Pagkatapos lumabas ang isyu patungkol kina Coco Martin at Julia Montes na spotted in Boracay, naglabas ng article ang ABS-CBN patungkol kay Coco Martin. According sa article ng ABS-CBN, maraming kababaihan ang naiugnay sa aming primetime king na si Coco Martin. Ngunit iisa lamang na reyna ang namamahala sa kanyang puso sa buong buhay niya. Sino pa kundi ang babaeng nakatutulong sa paghulma kay Coco upang maging kaakit-akit, nag-aalala, madaling lapitan at kamangha-manghang tao na siya, na sa Art of Kaman. Siya ang kanyang lola sa ama, si Lola Matilde. Talagang hindi lihim na si Coco o Rodel na siyang sino sa totoong buhay ay espesyal na malapit sa kanyang lola Matilde. Mula pa noong siya ay isang maliit na type, nang siya ay alagaan habang kanyang mga magulang ay hiwalay. Sa pagsasaayos na ito, natutunan ni Coco ang maparaan ng mundo. Mula sa pagiging batang lansangan hanggang sa paghanap ng paraan ng kabuhayan ng nakapag-iisa. Ngunit sa kabila ng pamumuhay ng kanyang sariling buhay, mula sa paggawa ng mga kakaibang trabaho, tulad ng pagiging promoterizer, pagkatapos ay naghintay hanggang sa makakuha ng malapit na pahinga sa showbiz noong siya ay bata pa. Sang-ayon pa rin si Coco sa kagustuhan ng kanyang reyna at matapos ang kanyang pag-aaral. Ipinapakita nito kung gaano siya kamahal ang lola ng buong puso. At nang magtungo si Coco sa pedestal na iyon sa show business, mula sa pagtatrabaho bilang extra sa isang comedy show hanggang sa kritikal na kinilala na masahista, hanggang sa paglanding ng mga pangunahing proyekto ng teleserye na Tayong Dalawa, Walang Hanggan, Juan de la Cruz, at ang ngayon ay matagal nang tumatakbong top rating primetime teleserye na FPJs ang Probinsyano. Si Coco ay palaging magiging rodel, isang mapagmahal na apo. Kung intindihin ang balitang ito, ay nagsasabi na walang asawa o anak si Coco Martin. Kagaya sa mga lumalabas na isyu noon na may asawa at anak ni Mano si Coco. Dahil sa balitang ito, nabuhayan ang loob at sobrang saya ng Cocoyes Fanatics at Kariana Forever. Kasi sila mag-aantay na si Coco talaga ang umaamin kung sino talaga ang babaeng gusto niya.